magigiting nating mga kapuso, animo'y nakikipagpatintero sa kalsada tuwing umaga, nakikipag-unahan, o nakikipagsiksikan pa sa mga sakayan. Makakayod lang ng todo para sa sarili at sa pamilya. Pero para hindi maubusan ng energy sa maghapon, dapat maging mapili sa kakainin. Pang-lunch o merienda, o kahit yung ite-take home sa pamilya. Kaya narito na ang ilang healthy food to go na swak sa mga busy kapuso. Let's go Japanese sa una nating food trip! Ito ang ultimate pampabusog na grab and go. Lahat po ng mga pagkain po namin, freshly cooked. Nakikita po ng mga customer namin, it's an open kitchen. Yet, nakapack siya readily and place in our heater para mabilisan. Kada oras ang pagluluto ng mga pagkain dito, kaya halos zero waiting time sa pag-o-order. Sa pagpili ng pagkain, bubungad sa'yo ang chiller na puno ng salad choices. Sumunod ang mga maki na may lamang ebi fry o fried shrimp, seaweed, tamago nigiri o omelette, vegetarian at raw salmon nigiri. Sa hot section, bumibida ang iba't ibang rice meals in a box gaya ng katsu curry, chicken teriyaki at salmon teriyaki. Present din ang rice bowls o donburi tulad ng pork katsudon, beef gyudon, shrimp tendon at chicken o yakudon. Pero kung hindi ka pa rin makapili, sugod na sa kanilang frying section for other options. Naka-ready na rito ang pork tonkatsu, ebi fry tempura at chicken karaage. Ang price range nila mula 170 hanggang 185 pesos. Pero kung gusto nyong makatipid, pwede rin subukan ang tinatawag nilang bento seto. It's a create your own meal. Sa Japan, bento ang tawag sa set meal na may kumpletong kanin at ulam. Dito, ang isang bento may soup at inumin pa. Extra rice na lang at sapat na ito para sa dalawang tao sa halagang 299 pesos. Masarap siya, manamis na miss. And lasang-lasa yung egg, tsaka crispy yung yung pork. Dito naman sa Sergeant Esguerra Street sa Quezon City, matatagpuan ang kabubukas lang na sushi house kung saan pwedeng mag-order ng mabilisan. What we noticed kasi, parang in Metro Manila, the readily available food that you could get is fast food, di ba? But we didn't really want that because it's unhealthy. Sa loob ng 5 minuto, maihahanda na raw nila ang order. Specialty nila ang takehome roll o salmon na may secret sauce at bonito o smoked tuna flakes. Nariyan din ang kanilang California Mackey Roll na may epiko o itlog ng isda. Pati na ang spicy tuna roll na pinakrispy ng Japanese breadcrumbs. Ito naman ang sushi ball na tinawag nilang Migori. May halo itong salmon at miso mayonnaise at tinotosta bago i-serve. Tinulad daw nila ito sa aburi na isang uri ng torched sushi sa Japan. If you like it hot, ito ang best-seller nilang spicy smoked salmon na Dragon Ball. Hindi lang sa bilis at sarap ng kanilang pagkain ka mamamangha, kundi pati sa kanilang presyo. Mula 99 pesos hanggang 449 pesos, maaari kang makabili ng 8 hanggang 40 pieces na maki na pwedeng pagsaluhan ng buong barkada o pamilya. Dahil naka-box, madali itong kainin kahit wala pa kayo sa opisina o bahay. Spicy. Parang nag-complement lahat ng ingredients. Yung sesame seeds, yung mango, tsaka yung smoke na salmon. Talagang real Japanese food siya. Dito naman sa Maginhawa Street sa Teacher's Village, mapapa-aloha kayo sa kanilang Hawaiian cuisine. I went to a food truck fest in San Francisco back in 2014, and then there was a poke truck there.
And I remember I fell in love with the food. I always told myself, like, if I had a chance to make my own place, I would bring Poke here to the Philippines. Exacto, wala pang ganun dito at that time. Sa Hawaiian cuisine, isang klase ng appetizer ang poke, na ang ibig sabihin ay to cut into pieces o pagpira-pirasuhin. Isa itong uri ng raw fish salad o kilawin na pwede rin daw lagyan ng kanin para maging seafood rice meal. Ang bestseller nilang ahi ay may halong kamatis, repolyo, pipino, melon, mangga, raw salmon and tuna, nori, kanin at iba pang pampalasa. Ang lahat ng yan, pinaghalo-halo lang sa isang bowl. No need to wait dahil hilaw ang lahat ng ingredients nito. Nagkakahalaga ito ng 175 pesos. Patok din ang ika na hinaluan ng kanin, gulay, raw salmon, peanuts at pre-cooked squid balls. 185 pesos naman ang kada order nito. Bukod sa mga poke, meron din silang malasada o isang uri ng Portuguese Hawaiian donut na karaniwang lemon o pineapple flavored at sugar-coated. Bago na sa panlasa, convenient pang kainin habang bumabiyahe. Ang fresh, pang lasang-lasa mo na freshly cooked siya. Tapos parang ang healthy-healthy kasi lahat ng ingredients niya raw. Kung hindi nyo trip ang rice meal, pero hanap nyo pa rin ang sulit na lunch o merienda, punta na sa food stop na ito na nag-o-offer ng Vietnamese sandwich na banh mi. Isa itong uri ng merienda sa Vietnam, kung saan ang ginagamit sa sandwich ay baguette o yung French bread na crunchy on the outside but soft in the inside. May sari-saring palaman din ito gaya ng beef, pork, seafood at itlog, pati mga gulay. We call ourselves quick service. So hindi siya fast food, hindi rin siya kasintagan ng isang restaurant. And kasi basically assembly lang siya. Para sa authentic banh mi flavor, unang nilagyan ang baguette ng pate o ground meat paste sa kasinamahan ng ham at roast pork. Inilagay ito sa oven for 3 minutes. And for added flavors, meron itong mayo, hoisin sauce, pepino, pickled radish, carrot at cilantro. Ayan, at ready na ito in just 5 minutes. Pili na sa kanilang banh mi menu ang Wagyu tapa na sinamahan ng omelette at veggies. Ang kani bonito o crab stick na hinaluan ng wasabi mayo at mga gulay. Ang lemongrass pork na may pork barbecue. Beef rendang o beef na iniluto sa gata at spices. At ang bigating protein monster na siksik sa ham, pork barbecue at roast pork. Naglalaro mula 99 hanggang 189 pesos ang kada banh mi, depende yan sa size at sa palaman. Dahil ang pagiging crispy ng baguette ang bentahe ng mga sandwich nila, may pangako sa mga customer ang may-ari nito. If it's not crunchy enough for you, we will replace it with a new one. Sige na nga, testing! Yung banh, ang crunchy din, malambot yung loob niya. Kung gusto nyo ng pagkaing mabilis ihanda sa presyong hindi masakit sa bulsa, huwag lang sa fast food umasa. Sa dami ng pwedeng pagpilian, bakit hindi subukan ang mga putaheng sulit na, bagay na bagay pa sa mga busy at on the go?